My campaign against drug will not stop until the last pusher and the last drug lord are... Ang hustisya ay pantay para sa lahat. Iyan ang pamantayan ng isang malayang bansang demokratiko. Pero tunay nga kayang pantay ang hustisya sa ating bansang Pilipinas? Hustisya ang kakambal ng salitang katarungan. Ninanais ng mga taong nawalan ng ari-arian, namatayan, nawalan ng dangal at karapatang ng tao. Sa Pilipinas, ang pagtingin natin sa sistema ng hudikatura at katarungan ay ang paggulong sa mahisala, ang pagbansag bilang kriminal at biktima. Ngunit, ang katarungan o hustisya ay karapatan ng bawat tao. At dapat na patas itong ibigay sa lahat. What can you say about the justice system sa Philippines? Kuan, a bit slow because based sa kuan, kining observeran na ko sa balita or kanang apinings nga makuha ni mo sa news. Sulod sa ito ang nasod is dugay kayo siyang matagda. Obviously, in our country, Manggod, if wala dyo kay money, di dyo daling maserve ang justice para ni. Justice here in our country are for well-off people lang. Sa ating bansa, nistulang may dalawang mukha ang hustisya. Isang para sa mahirap at isang para sa mayaman. Ayon sa mga datos, umabot sa humigit kumulang 100,000 ang bilang ng mga inmates sa bansa. Malaking porsyento dito ay mga pre-trial detainees kung saan hindi pa napapatunayan na sila ay may sala. Dahil sa napakabagal na proseso ng pag-usad ng kaso, nagtitiis sila sa piitan. The justice system of the Philippines, based on my observation, it is only good for the rich people because they can afford for the lawyer, can afford to hire a good lawyer for themselves. But for the people, which means they cannot afford, that's why they will be sent to jail immediately without proper due process. Legislations to reimpose death penalty. Sa nakaraang administrasyon, ay muling ikinampanya ang pagbalik ng death penalty. Ngunit walang garantiya na mas mapabuti nito ang pagbibigay ng hustisya. Sa kasalukuyan, kahit walang hatol, ay pinapatay pa rin ang mga mahihirap. Tulad kung paano iutos ni Pangulong Duterte na pumatay sa kanyang kampanya kontra droga. That's the only way to do it, to instill fear that if you do it, you will die. Kinig mo na ba na si Pangulong Duterte sinusubukan niya na magkaroon ulit ng death penalty dito sa Pilipinas? Oo. Opo, tuwing nanonood po ako ng balita. Chet, mismo kakagaling ko sa school, no? Parang yun na yung naging topic namin about death penalty. Sa akin po, kinabahan po ako. Kasi po para sa akin yung death penalty po parang pangit pakinggan eh. Isa ako sa matutuwa dahil nga magkakaroon na ng death penalty dito sa Pilipinas. Medyo dismayado rin kasi syempre wala naman tayong karapatan tumikil ng buhay ng tao eh. Tao lang din naman tayo eh. Marami po kasing krimen na nagaganap dito sa Pilipinas na hindi pa masyadong nasusolusyonan. Ginagawa na lang po nila yon para po para po mabuhay yung pamilya nila. Hindi nila ginagawa para gusto nila. Sa tingin kasi kulang lang naman tayo sa sa trabaho. Kasi iba kasi gumagawa ng mga ganong
krimen, sa sobrang hirap ng buhay sa Pilipinas, mahirap pumasok sa trabaho. Kaya gumagawa na lang sila na hindi maganda. Sinabi ng Human Rights Watch sa isang pag-aaral na halos lahat ng biktima ng war on drugs ay walang trabaho at maliliit ang kita. Kaan, nabuhat daw kay Burad sa mga needs. Or may taag needs ba niya wala kay money, ala, nabuhat niya mo. Kaya, chitira. For me, dili siya prayer kay sa pobre, Burad, iduot ka bro sa mga dato, dili ka dakpon or iagi pag attorney. Something na, kay power ba sila kay pobre, wala. Nakakalungkot isipin na ang hustisya sa Pilipinas ay sadyang mabagal. Marami ang kinamamatayan na lamang ang kanilang kasong isinampa at hinaharap. Marami kasing balakid sa pagtatapos ng isang kaso at paghanap ng katotohanan. Ang tama niya dito, sa ganito ho, tapos dito. Ang masakla po yung pagkakabasag ng ulo niya dito. Kadalasan ay bigo ang isang mahirap sa paghingi ng katarungan kung mayaman ang kalaban nito. Ang hindi pantay na hustisya sa pagitan ng mayaman at mahirap ay isang malinaw na balakid para sa katarungan. Hindi rin patas ang hustisya sa Pilipinas sa pagitan ng ordinaryong tao at may kapangyarihan o maimpluwensya. Dapat binaril na lang nila sa paa para mabubuhay pa siya. Ayoko na pong balik. Due process, ika nga nila. Kahit gaano pa kabigat ang kanilang pagkakasala, maaari nilang paikutin o pabilisin ang sistema sa pamamagitan ng kanilang pera o kapangyarihan. The justice system in the Philippines is very unfair because it's very selective and non-progressive. If gapuyo ka sa dato nga pamilya, imong kaso mabaliwala ra, tapos di ka mapriso. Then, if naka sa poor family, mapriso ka, bisag wa kay sala. And if ever magani mapriso ang mga dato, lahi ilang prisuhan, so it's very unfair sa mga naas poor family. Nisod kayo, ipubri ka na, dagdogo na ka sa mga dato. Dira po mag-depend po ng justice. So if wala kay money, di wala kay justice. Na kay money, di, mas na ko ang chances nga na kay justice. Tingnan ang mga napatunayang taksil at magnanakaw sa taong bayan. Tulad din na Bong Revilla, Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada, at Gloria Arroyo. Dinepensahan naman ni Senator Bato de la Rosa ang politikong si Antonio Sanchez na isang rapist at murderer. Dapat daw itong bigyan ng isa pang pagkakataon. Mas mailap ang hustisya at due process of law sa mga kababayan nating nasa laylayan. Inilabas na World Justice Project Rule of Law Index noong nakaraang taon, ang Pilipinas ay nasa 122 sa 139 na bansa at 13 sa 15 bansa sa Asia-Pacific region. Malayong malayo ang Pilipinas sa 4 na bansang nangunguna sa mabilis at magaling na sistema ng hustisya, ang Denmark, Norway, Finland at Sweden. Kung sistema ng hustisya ang pag-uusapan, ang mga bansang ito ay langit. Kung sila ay langit, ano kaya tayo? Responsibilidad ng ating pamahalaan ang masiguro na ang katarungan ay naibibigay ng patas sa lahat. Maging anuman ang katayuan sa buhay, mayroon kang karapatan na makakuha ng due process kung ikaw ay nahatulan at mabigyan ng hustisya kung ikaw naman ay biktima. Kaya,
ang simbolo ng hustisya ay nakapiring at dapat na walang kinikilingan. Tandaan na tayong mga mamamayan ang walang piring. Tayo ang mulat sa katotohanan ng umiiral na sistema at sitwasyon ng hudikatura sa bansa. Kung gayon, dapat na mas lalo nating pagtibayin ang ating mga sarili at maningil sa ating mga karapatan. Kung ito ay ipinagkakait sa atin, mas lalong kailangan nating magkapit-bisig para angkinin ang para sa atin. Ang tunay na lakas ng hustisya ay nasa palad ng taong bayan. Hawak rin natin ang hatol ng magiging bukas. Kaya, kailangan nating manindigan at patuloy na tumangan ng hustisya. Santo, bendito, magpalo.